Hey guys, welcome back sa BR Backyard, and for today's video, ito na nga yung second part ng ating backyard renovation. So habang pinapatuyo natin yung sinemento natin, gagawa muna tayo ng filter box since nasira na natin yung dati nating filter box at kailangan na natin agad-agad palitan. Bali itong container na ginagamit natin ngayon ay dati kong pinaglalagyan ng mga guppies. Ubutasan ko muna to dahil ito'y magiging spillway ng tubig ng ating filter box. Wala tayong ibang tool na pangbutas kaya gumagamit lang ako ng cutter na pinapainit ko sa apoy para matunaw at mabutas natin yung ating container. At pagkatapos nating mabutas yung container, puputol lang tayo dito sa dating potty tray ng aso natin. Yun yung ipanggagawa natin ng spillway. So ayan, ganyan yung gagawin nating labasan ng tubig ng ating filtration box. Pero hindi pa natin nasisilian, inassemble ko pa lang. Sisil muna natin siya ng glue stick bago natin i-totally seal ng ating epoxy. After ko magpahid ng epoxy, gumamit naman ako ng tubig para maikalat natin ng mas maayos yung ating epoxy. So habang pinapatuyo natin yung sinil natin, ayan guys, habang pinapatuyo natin tong epoxy na ginawa natin sa spillway ng tubig, meron tayo ditong lumang PVC na gagamitin naman natin kung saan papasok yung tubig papunta rito sa ating filter box. Lalagyan ko lang to ng mga hiwa dito, butas, para doon lalabas yung mga tubig natin. Ayan, mga hiwa dito sa dulo ng pipe natin. Yan kasi magiging galing sa ilalim, dito naman yung sa taas. As kapag tumulo yung tubig dito, dito lalabas yung tubig papunta ron sa ating filter box. Ayan, ganyan lang yung gagawin ko sa kanya. Diyan lalabas yung mga tubig. Tapos, itutukod ko na siya dito sa loob. Ayan, ganyan yung magiging... Tapos, itutukod natin siya dito sa loob. Ayan, pag ganyan, yung magiging position niya dyan. Ipifix natin dyan yan. Tapos, dyan sa mga butas na yan sa ilalim niya, dyan lalabas yung tubig galing dito. At habang pinapatuyo muna natin epoxy, magkukure muna tayo ng ating ginawang rough top. Since wala tayong makuhang tuyong dahon ng saging, ayan, punta muna tayo sa kapitbahay. Wait lang, timba. Punta tayo sa kapitbahay para mamulot ng tuyo dahon ng talisay. Ayan, ang dami o. May puno ng talisay kasi dyan na malaki. Kaya malalaki. Tumahan nyo, kumulot tayo ng dahon ng talisay para ipang-cure doon sa ating bagong pan setup. And since tuyo na rin tong ginawa nating filter box kahapon, ayan, pipings na lang naman yung kulang dyan eh. So, sasama na natin tong i-cure. Lalagay ko siya dun sa ating ref tub. Tapos, pupunoy natin ng tubig yung ref tub, tsaka natin ilalagay yung mga nakuha nating dahon ng talisay. Ayan, pasensya na, sobrang kalat pa ng backyard, di pa ako naglilinis. Gusto ko kasi isang linisan na lang. Ayan, dito ko siya ilalagay sa ref tub na to. Kasya kaya. So ayan, ganyan ko na lang siya ipupwesto. At least nakasubmerge mamaya yung mga areas kung saan mayroong epoxy, no? Pag napuno na natin ang tubig yan. Bali guys, leak test na rin natin to. Ayan, titingnan natin kung may tagas yung ginawa nating daluyan ng tubig. Yung area na yan, yan ang prone sa leak. So tingin ko kasi ito mga deck design na lang naman tayo, walang problema dyan. Ito sana wala naman tayong tagas, pero dinoble seal naman natin yan
nakasilpa yan ng ano, tapos may sahara din tayong ginamit dyan, which is yung hinalo natin sa semento na waterproofing para safe sa tagas. So sana walang tagas para tuloy-tuloy na natin i-cure. At ilalagay na nga natin yung mga na-collect nating tuyong daon ng talisay para makapag-start na tayo mag-cure ng ating ref tub. Ayun na, konti na lang, mapupuno na. Ilipat na dun sa kabilang ref tub yung tubig, kaso mukhang may problema tayo kasi aabot na rin dito sa overflow system natin yung tubig. So wag naman sana, mukhang magka-height sila nung ating daluyan papunta dun sa kabila. At ayan na nga, mukhang mauuna pang mapuno itong overflow system natin. Punong-puno na siya, oh. Yun, hindi pa rin dumadaloy dun, atay dun. So, dudugtungan ko na lang siguro ulito. Dinugtungan ko na siya actually. Kaso, kinulang pa din. Ayan, hindi pa rin siya dumadaloy dun. Sino kaya mauuna? Tingnan natin. Ayan, nauna na nga. Napuno ang ating overflow. At nag-start na rin tumulo dun sa kabila. So ayan, as you can see, mali kasi yung overflow natin tumutulo na kasabay ng pagtulo ng tubig papunta dun sa kabilang ref tub. So dadagdagan natin to para, or babarahan ko muna pansamantala para hindi lumabas dyan yung tubig. Ayan, bali sinecure ko na muna ng dalawang plastic ng yellow at saka ng rubber band itong overflow system natin since hindi naman natin siya magagamit at covered na tong pinaglalagyan ng mga ref tub natin para dumaloy itong tubig papunta rito sa kabila. Ayan. So yan, naabot na natin yung water level na kailangan natin. Siyempre, dapat markahan natin yan para malaman natin kung may leak. Ayan, ako nawala. Ayan, nabasa. Ayan. Kapag bumaba yan ng malaki ang binaba within 24 hours, it means meron leakage na nangyayari dito sa ating setup. So, hopefully wala namang tagas itong ginawa natin para hindi na tayo mag-repair. After ng ilang days ng curing natin ng ating ref tub, ganito na kadark yung kulay niya gawa ng dahon ng talisay. Hindi na ako napagdagdag ng dahon ng saging kasi wala tayong nakitang dried na dahon ng saging. So, dinami ako nalay dahon ng talisay tapos naglagay ako ng kangkong dito na patutubuin ko para naman doon sa iguana natin. So, naglagay din ako ng isda rito, hindi ko lang makita ngayon pero kahapon nakita ko. Buhay naman sila ng ilang araw na. Kaya sa tingin ko okay na itong lagyan ng isda. Kaya i-drain ko na. Then magsisimula na ako mag-refill uli para mag-stock ng water. Ayun pala yung isda, guys, oh. Ayan, yung plati. Tatlo yan, plati, dalawang molly. Ayan yung isa, yung plati. So okay naman sila, mukha naman silang masigla. Kaya sa tingin ko okay nang lagyan ng isda itong ating ref tub. Ngayon i-drain ko lang itong tubig na may talisay. Tapos pwede na tayo mag-stock ng panibagong tubig. Kukunin ko na rin tong filter box natin para maipuesto na natin kung saan siya dapat ilalagay. After ko maipuesto yung filter box natin, nilagyan ko muna ito ng tubig na may talisay extract. Para naman, ibabad muna natin yung mga dadating na filter medias na gagamitin natin para dito. So ayan guys, na-drain na natin yung tubig pero hindi ko siya tinotally drain kasi wala namang efekto. Wala namang effect na masama sa mga mollies na emplatis natin na ilalagay dito yung tanin na nilagay ng talisay leaves. So ayan, kompleto pa rin yung ating mga test piece. Pupunuin ko na to, tapos hindi ko na nga pala nilinis kasi tatabunan din naman natin yan ng substrate para sa ating planted setup. Tapos nire-refillan ko na ng tubig. Dito ko nire-refill yung tubig sa old setup natin tapos patutuloyin dito sa bagong setup. Ayan. So ayan guys, puno na yung tubig ng ating mga ref tubs. Galing sa Gripo Recta yung tubig na yan. So i-stock muna natin yan at least 2 days. Bibili muna tayo ng water pipe para sa ating filtration. Tapos hintayin ko na rin yung filter media na ilalagay doon sa ating filter box. Dumating na nga guys yung ating net na gagamitin as filter media. Lalagay na nga natin to dito sa ating pinababad na. Ayan, ito binili natin, gagamitin natin filter pang filter ng mga debris ng mga pagkain ng isda. Babad lang muna natin dyan sa may talisay leaves para mabawasan yung chemical na kung ano man meron dala tong fishnet na yan. Habang iniintay pa natin yung lava rocks. So habang minababad natin yan, at least 24 hours, dumating na nga rin pala tong PVC pipe natin. Kaya magagawa na natin ang ating
water pump directly doon sa ating filter box. Ayan, dyan tutulo yung ating tubig galing dun sa pump. Kutas natin ibabad overnight, kunin na muna natin yung mga medias natin dito sa talisay extract. Yung binabad natin. Tapos babalawin ko lang yan ng stock water. Tapos ibabalik ko na dyan para start na natin gamitin yung ating filter box. Pero kung makikita nyo, sobrang konti ng filter media natin kumpara dito sa filter box natin na malaki pa ang space. Kaya ang gagawin natin, hahanap pa tayo ng ibang gagawing media dito. Mechanical or biological, hahanap pa tayo na pwede nating i-add dito. After natin ma-drain yung ating filter box, ipupwesto na natin muna dito yung malalaking lava rocks natin para hindi ma-block ng net or kung anong filter yung lalagay natin dyan yung passage ng tubig. Ayan. Lagyan ko lang ng bagyang harang para secured yung daanan ng tubig at hindi na mabarahan ng kung ano pa. Tapos ilalagay natin itong fishnet. Ayan. Ito yung mag-filter doon sa mga debris ng pagkain ng isda natin. Ayan, ganyan lang. Tsaka natin dadaganan uli ng mga lava rocks. Dito magtitira yung mga live beneficial bacteria na good para sa mga isda natin. Sa lava rock. Tapos magsisilbing pabigat na din yun sa net natin para hindi lumutang. Tapos magdadagdag na lang tayo ng iba pang filter media kapag nakabili na tayo. Kapag nakabili na tayo ulit. Ayan, nailagay na natin lahat ng medias. Kita-kita naman, di ba? Sobrang laki pa ng space. Parang tanga lang. Sobrang laki pa ng space. Apat tayo pa natin pwedeng ilagay dito. So, yung mga nakuha natin dati sa yung mga nakuha nating medias doon sa dati nating filter box, iaayos ko lang yun, tapos idadagdag ko na rin dito. Tapos magdadagdag pa tayo ng net or mga filter walls dyan para mas maganda talaga yung filtration natin. Pero sa ngayon, i-operate na natin siya para lang matest natin yung kinabit nating linya ng tubig galing doon sa water pump. Kung may leak ba or may kailangang ayusin. Kaya i-operate na natin siya para sa ganun din, makapag-start na tayo ng pag-culture ng live bacteria dito sa ating filter box. Ayan, malapit nang mapuno at inaabangan ko talaga para makita kung pantay ba yung pagkakagawa ko dito sa water spillway natin. So, kapag ito hindi pantay, mag-uwit na ako sa YouTube. Sarap. And ayan, tinitingnan ko lang kung pantay para kung sakaling may kailangan tayong ayusin para lang pumantay siya, ayusin natin na yun. Ayun na. Ayun, hindi pantay. Hindi, intayin lang natin ng konti, baka sakaling gumanda pa yung tulo ng tubig. Pero okay naman din siya, cute naman. Kaya lang baka mahina lang din yung pump. Siguro kung mas malakas yung water pump natin, hanggang dito sa dulo magkakaroon ng tubig. Ayan, at tinanggal ko lang yung isang batong nakatukod doon sa paanan ng ating filter box at kumalat na yung tubig, gumanda na lalo yung tulo niya. So okay naman pala yung pagkakagawa natin ng spillway. Hintay lang natin maglumuto para hindi na siya kita yung epoxy na kinabit natin. Pero ang ganda na ng bagsak ng tubig, sobra ako na-amaze. Ayan, ang ganda na ng ating ref tub. So ayan, na-operate na natin ang ating bagong setup na mga ref tubs. Nakakatuwa, meron na tayong connecting na ref tub. Tapos magkakaiba yung daanan ng tubig nila. Ayan. O, diba? Iba't iba yung style ng daanan ng tubig nila. Kaya nakakatuwa. Sa susunod naman, papakita ko naman siguro sa inyo kung paano natin i-decorate yung labas ng ref tub para hindi siya mukhang ref tub talaga. Hindi siya mukhang junk shop. Tapos lalagyan na natin ng mga isda yan sa ating susunod na video.
So, syempre, shoutout muna kay Sir Kenji ng Drift Family and kay Sir John Christian Mendoza. Hindi ko kasi sure kung na-shoutout kita dati sa mga video ko. So, shoutout sa inyo and salamat sa patuloy na pag-suporta dito sa Javier Backyard. So, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episode. See you on my next vlog!